Good morning mga kadyosa. Ay nako, napakalamig na rito sa amin. Pero walking pa rin kami ng aking jowa. Waiting ko siya. Kung saan-saan na naman nagpunta. Tingnan niyo yung earrings ko. Ang ganda, di ba? Ay! Oh, may sumisit-sit na. Walking na kami. Nakakapagod. Unang pahinga. Lagi kami dito nagpapahinga ni Jawa. I love good morning. Pogi. Good morning. Who cut your hair? Guwapo, diba? Pauwi na kami, mga kadyosa. At syempre, hindi malilimutan ang aming mail. Ayan ang aking jowa. Kinukuha ang aming mail. Kararating lang namin. Ako'y pawis na pawis. Grabe yung walking na yon. Isang beses lang kami na mahinga. At syempre, sa pananghalian, magluluto ako ng chicken inasal. Pero, hindi ako mag-grilled. Narinig nyo na ba yon? Chicken inasal pero hindi i-grilled. Gagamit ako ng kawali. Yes! Posible yon. Alam nyo naman ang diyosa nyo. Magaling mag-invento. Mag-improvise ba? At kung wala kayong lemongrass, no worries kasi wala akong lemongrass. Malapit na maluto yung aking chicken inasal. Hindi ko ipinakita, di ba? Siyempre, gutom na, catch! Ayokong mag-vlog pagka ako'y sobrang gutom na. Madali lang naman siya. Sige, sasabihin ko sa inyo. Una, i-marinate nyo yung chicken sa asin at paminta. Tapos, i-prito nyo siya ng bahagya. Magkaroon lang siya ng brown sa magkabilang side. At pagkatapos nun, yung in-slice na ginger, garlic, and onion, ilagay nyo doon. Mismo, huwag nyo nang tanggalin ng manok. Tapos, igisa-gisa nyo ng konti, takpan. Hayaan nyo siyang lumabas yung katas ng chicken. At magisa siya doon sa luya, bawang, at sibuyas. At pagkatapos noon, lagyan nyo na siya ng toyo. Pag satisfied na kayo doon sa char ng chicken, lagyan nyo siya ng toyo. Bahala na kayo kung anong alat ang gusto nyo. And then, lagyan nyo siya ng kalahating cup ng tubig. Pakuluin nyo maigi. Yes. Pag kumukulo niya, talaga na uutal. Pag kumukulo niya, talaga naman pautal na. Pag kumukulo na, i-squeeze nyo yung lemon. Yun ang magsisilbing lemongrass. Yes, pag wala kayong lemongrass. At kung sakaling wala naman kayong anchote powder, gumamit kayo ng turmeric. Bago nyo iprito yung manok, lagyan nyo na ng anchote or turmeric powder yung mantika. Yes, para pag pinrito nyo yung manok, naroon na yung lasa. And then lagyan nyo ng pepper. And then, lagyan nyo ng konting sugar para manamis-namis ang inasal nyo. And then, after that, hayaan nyo lang siya, patuyuin ng sabaw, hanggang magmantika, iprito nyo ng bahagya doon sa mantika na lalabas sa chicken inasal. Yun lang, ipapakita ko sa inyo ang itsura niya ngayon. Ayan na ang itsura ng aking chicken inasal. Wow! Pagkatuyo ng tubig na nilagay ko. Kakain na kami mga kadyosa. Ang aking kanin ngayong araw na itatch, quinoa. And then, nagluto ako ng gulay. Ginisang ampalaya, talong, at sitaw, nilagyan ko ng pechay. Anong tawag nyo doon? Hindi yung pinakbet, di ba? Walang alamang eh. O, ginisan na lang. Para madali, walang away. Healthy! Hindi kasi ako pwede doon sa inasal. May asukal yon. Hindi pwede. Hi! Ayan ang para sa akin.
ginisang gulay. Nilagyan ko lang siya ng chicken. Tapos din, si Jowa na mag-prepare ng aking water. Pagod na akit. O, tingnan nyo naman ang aking iniluto para sa kanya, oh. Mashed potatoes and chicken inasal. Diba? Bongga! And then, meron siyang salad. Garlic, tomatoes, and mango. Ang sadyosa nyo. Ayan. Yan ang napapala pag masyadong masiba. Ayokong kumain ng inasal. Ayokong sayangin ng tatlong buwang kong pagdadayet. Jowa, hurry up! Masayang masaya yan. May water, please. Wala pa akong pahinga magmula nung mag-walking kami kaninang umaga. Ay, hindi pwedeng mamahinga dahil may schedule na naman ako sa doktor. Malalaman ko yung aking blood chem. Yes, nagpakuha ako nung last week. Ngayon ko malalaman ko kung ano ang resulta. Ano ba itong dila ko? Yung dila ko ang may diferensya, hindi naman yung dugo ko. Yes, pero nag-send na sila ng email ng result ko. Good news. Yung aking triglyceride na dating nasa 300, 104 na lang. Ah, diba, bongga? At yung aking glucose na dating 128, 78 na lang. Ah, diba? No sugar, no carbs. Hindi na ako nagkakain nun. Puro gulay ako ngayon. Yes, walang artificial na sugar. Kaya ang resulta, sexy na. Kaya, maghuhugas na ako ng pinggan. Eh, hindi nyo ako tutulungan eh, diba? Nood lang kayo ng nood eh. Ayaw nyong tulungan ang inyong Diyosa. Ay, nako. Pagkatapos nito, matutulog ako ng bonggam-bongga para paggising ko, maliligo ako. Getting ready sa aking doctor's appointment. Nakakapagod na. Every 3 months na lang. Pero ako'y masaya dahil alam ko na ang resulta. Gusto ko lang marinig mula sa bibig ng doktor. Diba? Tingnan niya. Sobra napayat ko. Dati itong damit na ito, hindi ko na ito maisuot. Ngayon, suot ulit. Dati triple, ano ba yun? Triple XL. Ngayon, large na itong suot ko. Konting-konti na lang. Ha-ha-hay! Nakatapos din yung aking doctor's appointment. I'm so happy! Pero mamaya ako nasasabihin sa inyo kung ano ang resulta. Yes! Kailangan may pabitin effect. Ang aking jowa ay pumasok sa liquor store. Mapagsamantala talaga siya, oo. Kahapon, niyayaya ako. Sabi ko, ayoko, bukas na lang. Kasi nga, lalabas din naman kami ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, bukas na lang. And then, sabi ko, samahan niya ako sa Joann Fabrics. At sasamahan kita sa liquor store. O, diba? Pero hindi ko siya sinamahan sa loob. Ayoko ng amoy. Ay, ako. Kaya intayin natin ang aking jowa dito. Ayan yung magaling na lalaki, o. Oh. Kita nyo, happy na naman siya. Naka-uwi din kami.
At syempre, i-share ko sa inyo ang magandang balita. Hindi ko na kailangan magpunta doon every 3 months. Yes! Babalik ako ng 6 months! Kasi, lahat mababa na. Lalo na nga ang aking glucose at triglyceride. At higit sa lahat, hindi na ako pre-diabetic. 5.4. Ah, diba? Hindi na ako na doon. Dati ako'y 6.5. Kaya sabi ng doktora, balik ako ng 6 months. And then, nakita niya, pumayat na ako. Kaya ngayon, papalitan ko ang nawalan timbang. Nagugutom ako. Pero hindi ko pa alam kung ano ang aking lalasangin. Magbabalik ka. Ano man tawag doon? Lagi na ako nakakalimot. Ibabalik ko na yung aking mukha. Ito ay hiram na mukha. Magluluto ako ng tinapay. Nagkikrave ako sa tinapay. Ilang buwan na akong hindi nakakakain ng tinapay. Pero hindi ako pwede sa carb. Dahil nga, ayoko nang maulit yung pagtaas ng aking glucose and triglyceride. Tuwan-tuwa yung doktora sa akin. Impressive! Kaya gagamit ako ng coconut powder. Ah, diba? Healthy! At yung craving nyo sa bread, mawawala. Kung gusto nyo ng recipe, comment lang kayo at ibibigay ko ang complete measurement. Di ba may measurement pa? Healthy bread.